Hindi mapigilang mamangha ni Daphne ng pagbaba niya mula sa taxi ay isang napakalaking mansyon ang bumungad sa kanya. Baka hindi lang mansyon yun kung hindi palasyo. At kapag sinabing palasyo ang ibig sabihin ay maraming silid at napakalawak ng kanyang lilinisin. Iniisip pa lamang niya, parang hahapuin na siya kahit hindi pa man nagsisimula ang kanyang trabaho. Kaya ko to, para sa pangarap, laban lang! Sambit niya na pilit pinalalakas sa loob. Pagkuway bumugas siya ng malakas na hangin, saka nagpa siyang mag-doorbell. Hindi rin naman nagtagal ay bumukas ang maliit na gate at iniluwa ang isang may edad na babae. Ikaw ba yung bagong maid? Tanong nito kaya matamis siyang ngumiti at tumango. Oho, ako nga ho. Ako ho si Daphne. Pakilala niya sa ginang na parabang hindi makapaniwala habang sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Kaya hindi niya mapigilang makaramdam ng kaba. Ah, ikaw pala yung tinutukoy ng hipag kong si Mercy. O siya, halika na sa loob para maipakilala na kita kila Mama at Sir. Sabi nito bago siya tinalikuran. Tahimik naman siyang sumunod rito. Bit-bit ang kanyang bag na naglalaman ng ilang mga damit. Hindi na siya nagdala ng maraming pamalit dahil may uniform naman daw, sabi ng kanilang kapitbahay na si Aling Mercy, ang nagpasok sa kanya bilang kasambahay sa pamilya de la Cruz. Ang laki naman ho ng bahay na ito. Parang kulang ang 5 kasambahay sa paglilinis ah. Komento niya habang inililibot ang paningin sa paligid. Sinabi mo pa, ang totoo, 7 ang kasambahay dito. Pang-8 ka na. Pero kahit marami na kami ay hindi pa rin namin kayang linisin ang kabuuan nitong mansyon. Anang ginang na bahagya pa siyang nilingon. Ganun ho kalaki ang mansyon na ito? Hindi makapaniwala ang tanong niya rito. Oo, pero maayos naman ang pasweldo. May mga benefits din at 13th month pay. Bukod pa ang Christmas gift. Kaya kung gusto mong magtagal dito, dapat ay pagbutihin mo yung trabaho mo. Sabi nito bagay na siyang gagawin niya. Dahil gusto niyang makaipon ng pera para sa kanyang pag-aaral. Huwag ho kayong mag-alala. Pagbubutihin ko ang pagtatrabaho ko rito sa mansyon para naman po makaipon. Gusto ko kasing bumalik sa pag-aaral eh. Gusto kong to pa rin ang pangarap nila nanay at tatay na makapagtapos ako ng kolehiyo. Anya, maganda yan, may pangarap ka sa buhay. Anito kaya napangiti siya. Sila nga pala ang mga amo natin, sila Ma'am Carol at Sir Bob. Halika't ipapakilala kita. Sabi nito na ang tinutukoy ay ang 2 tao na nakaupo sa mahabang sofa at tila may kung anong pinag-uusapan. Kinakabahan naman siyang sumunod sa ginang. Base kasi sa hilat siya ng pagmumukha ng babaeng amo raw nila, ay masungit ito at mukhang mapangmata. Habang ang lalaki naman ay puno ng otoridad ang mukha at nakakatakot ang presensya. Ma'am, sir, excuse me ho. Narito na ho ang bagong maid. Anang ginang sa mag-asawa na agad namang lumipad ang tingin sa gawin nila. Magandang araw po ma'am, sir. Magalang na bati niya sa mga ito at bahagya pang nagyuko ng ulo bilang tanda ng paggalang. Magandang araw din. Anong pangalan mo, iya? Tanong ng ginang sa kanya na seryoso ang mukha. Daphne San Miguel po. Pakilala niya rito. Marunong ka ba ng mga house chores? Muli ay tanong nito na parabang duda sa kakayahan niya. Halata ang pagdadisgusto sa kanya. Pero hindi niya hahayaan na masayang ang oras at pera na kanyang ipinamasahe para lang sa wala. Opo ma'am, taas noong sagot niya. Laki siya sa hirap, kaya lahat ng trabaho ay alam niya. Marunong din siyang magluto ng iba't ibang putahe. Ano pat kulinary ang kurusong gusto niyang kunin kapag nagbalik na siya sa pag-aaral. I see. Sabi nito bago binalingan ang ginang na kanyang katabi. Manang Tessie, kayo na hong bahala sa kanya. Sabi nito bago tumayo't iniwan sila. Umakyat ito sa grand staircase. Bit-bit ang mamahalin nitong laptop. Maya-maya ay tumayo na rin ang amo nilang lalaki. Pero bago sila iniwan, ay nag-request ito ng kape at ipinadadala sa opisina nito. Isusunod ko na lang ho, sir. Ani manang Tessie sa kanilang amo na hindi na nag-abala pang lumingon sa kanila at tuloy-tuloy lang itong umakyat sa kabilang hagdan. 2 kasi ang hagdan pero iisa naman ang dulo. Mas malapit nga lang nasa right side kesa sa left side kung saan umakyat ang kanilang among babae. Halika na, ituturo ko sa iyo magiging silid mo.
Yaya sa kanya ni Manang Tessie na nauna ng naglakad patungo sa kung saan. Mabilis naman siyang sumunod rito hanggang sa makarating sila sa harap ng isang pinto. Binuksan nito yun at pumasok sa loob, kaya't sumunod siya rito. Ito ang magiging silid mo. Tutali dalaga ka naman kaya bibigyan ka namin ng privacy. Kami kasi puro may mga asawa na, kaya walang problema kung magsama-sama kami. Sanay ka naman siguro mag-isang matulog, hindi ba? Tanong nito. Oho, Manang Tessie, wag ho kayong mag-alala. Sanay na sanay ako. Pero hindi ho ba masyadong malaki ang silid na ito? Ang laki ng kama. Kasya na nga ho ang dalawang tao. Anya habang nakatutok ang mga mata sa malapad na kama. Pare-pareho lang ang silid dito ng mga kasambahay. Ang kaibahan nga lang ay solo mo ang silid na ito. At saka masasanay ka rin dito. O siya, maiwan na kita. Baka hinihintay na ni Sir Bob ang kape niya. Anito. Sige ho, Manang. Aayusin ko lang ho ang mga gamit ko at susunod na rin ako sa inyo. Wika niya sa ginang bago ito lumabas ng kanyang silid. O sige, sumunod ka na lang sa kitchen. Sabi nito bago isinara ang pinto. Nang mapag-isa, ay inilapag niya ang kanyang bag sa ibabaw ng kama at pabagsak na humiga. Sa totoo lang ay pagod siya sa biyahe. Ang layo kasi ng Maynila sa probinsyang pinanggalingan niya. Kamusta na kaya sila nanay at tatay? Wala sa sariling tanong niya nang maalala ang kanyang magulang. Gustuhin man niyang kamustahin ang mga ito, hindi niya magawa. Naubusan na kasi siya ng load at hindi niya alam kung saan pwedeng magpa-load at kung pwede ba siyang umalis saglit. Nahihiya naman siyang makiteks kay Manang. Baka kasi hindi rin ito gumagamit ng cellphone. Siguro ay mag-iisip na lamang siya ng ibang paraan. Bumangon siya mula sa pagkakahiga at nagpa siyang ayusin na lang muna ang kanyang mga gamit para makatulong na siya sa mga gawaing bahay. Abala sa paglilinis ng pool si Daphne nang may biglang lumitaw na lalaki sa kanyang harapan. Sa sobrang gulat ay nahampas niya ito ng hawak niyang panlinis. Miss, stop it! The heck? Anito habang panayang silag sa panlinis na kanyang pinangahampas. Bigla naman siyang napahinto sa ginagawa at sinipat ng tingin ng lalaking masama ang tingin sa kanya habang nakaalsa ang kalahati ng katawan sa tubig. Ano ba sa palagay mong ginagawa mo? Singhal nito sa kanya sabay ahon sa tubig at naupo sa gilid ng pool. Naku, sorry po, hindi ko ho sinasadya. Kinakabahang hingi niya ng paumanhin dito at mabilis na sinuri ang namumula nitong braso. Sorry talaga sir, pasensya na po, hindi ko ho talaga sinasadya. Nagulat lang talaga ako sa bigla niyong pagsulpot sa harapan ko eh. Anyang hindi malaman kung anong gagawin at sasabihin. Masyado ka namang magugulatin. Alam mo bang ang sakit ng ginawa mo sa akin? Sino bang nag-hire sa'yo rito? Napaka-engot, hindi marunong pumili ng kasambahay. Sabi nito kaya bigla siyang natigilan. Kung kanina'y humihingi siya ng sorry dahil sa nagawa niya, ngayon ay nagsisisi na siya. How dare him na insultuhin ang taong tumulong sa kanya para magkaroon ng trabaho? Porket pinapasweldo sila ng mga magulang nito ay may karapatan na itong insultuhin ang mga kagaya niya? Hindi yata siya makakapayag doon. Sir, dahan-dahan lang sa pangiinsulto. Baka hindi niyo alam na ang taong tumulong sa akin para magkaroon ng matinong trabaho ay halos nanay mo na. Hindi porket pasahurin at utusan niyo lang kami rito, may karapatan na kayong alipustahin kami. Baka hindi nyo alam, kung walang engot na maid, wala rin gagawa ng mga gawaing bahay nyo. At walang magsisilbi sa kagaya mong naturingang edukado, pero hindi naman alam ang salitang respeto. Inis na sabi niya rito bago umayos ng tayo. Kita niyang natigilan ito sa mga sinabi niya, pero bigla rin dumilim ang anyo nito. Bigla tuloy siyang nakaramdam ng kaba, at pagsisisi na, sinagot-sagot pa niya ito at pinangaralan. Papaano kung mawalan siya ng trabaho? Papaano na ang pag-iipon niya? Papaano na ang mga pangarap niya at ng kanyang mga magulang? Pinapangaralan mo ba ako? Gusto mo bang mawalan ng trabaho? Tanong nito na nasa tinig ang pagbabanta, kaya mabilis siyang umiling. I'm sorry sir, hindi ko sinasadya. Nadala lang po ako eh. Huwag niyo akong tatanggalin sa trabaho ko. Ako na lang pong inaasahan ng mga magulang ko eh. Sa trabaho ko po nakasalalay ang kinabukasan ko. Sorry po sa kapangahasan kong sagot-sagutin kayo. Pangako hindi na ho mauulit.
Buong pagpapakumbabang hingi niya ng paumanhin dito. Kaya niyang ibaba ang kanyang pride, alang-alang sa mga pangarap niya. Ayaw niyang masayang ang lahat. At kung ang paghingi niya ng paumanhin ang tanging paraan para hindi siya mawala ng trabaho, ay handa siyang magpakumbaba kung kinakailangan. Fine. Next time, know your position here. Bago ka sumagot-sagot. Pasalamat kit, naaawa ako sa'yo. Anito bago tumayo, tinalikuran siya. Naglakad na ito papasok sa loob ng mansyon. Kaya sinundan na lamang niya ito ng tingin. Nang makitang tuluyan na ito nakapasok sa loob ay saka lamang siya nakahinga ng maluwag. Mabuti na lang at marunong maawa ang anak ng kanyang amo. Kung hindi, baka pinalayas na siya nito sa mansyon. Maya-maya ay sinulipan niya ang panlinis ng pool na ginamit niyang panghampas sa binatang amo. Kung tutuusin ay hindi naman talaga makakasakit yon. Bukod sa mahaba na ay mahirap ang itaas para gamitin sa pananakit. Mukhang naisahan ako ng isang yun ah. Hindi kaya rashes sa mga nasa braso niya? Hindi kaya pinagtitripan niya lang ako? Kunwari nasaktan pero hindi naman talaga. Anya. Biglang naningkit ang kanyang mga mata nang tumingin siya sa kinaroroonan ng kwarto ng binata. Pero napaisip pa rin siya. Mukhang wala naman sa ugali nito ang mangtrip ng ibang tao dahil mukhang mas matanda pa ito sa kanya. Daphne, pinapatawag ka ni Sir Morgan. Maipapagawa raw sa'yo. Sabi ng isang babae kaya napalingon siya sa pinanggagalingan ng boses. At nakita niya si Nida na nasa hindi kalayuan at may hawak na laundry tray. Ano daw ho ang ipapagawa ni Sir? Tanong niya rito pero nagkibit balikat lang. Puntahan mo na lang sa kwarto niya para malaman mo. Basta ang sabi, papuntahin ka raw sa kwarto niya. Ayun lang. Anito, kaya tumango na lamang siya. Kasunod ang mahinang pagbuntong hininga. Ah, sige ho. Itatabi ko lang to. Anya, saka pinulot ang panlinis ng pool at ibinalik sa bodega kung saan niya yun kinuha. Matapos ibalik ang ginamit na panlinis ay dumiretso na siya sa loob ng mansyon. Oh, Daphne, tapos ka na ba sa ipinagagawa ni ma'am sa'yo? Tanong ni Manang Tessie sa kanya nang makasalubong niya ito sa may hagdaan. Oho Manang, sige ho, aakyat muna ako sa kwarto ni Sir Morgan. May iuutos po yata. Ipinapatawag raw ako eh, sabi ni Ate Nida. Anya na, ikinakunot nito ng noo. Himala yata yun ah. Oy, pero sige, puntahan mo na at baka importante ang ipagagawa sa'yo. Sabi nito, bago siya tinalikuran at nagtungo sa kusina. Ay, ano kayang ipagagawa ng isang yun? Sana naman hindi niya ako pahirapan ng husto dahil sa ginawa kong kapalpakan. Bulong niya bago kinakabahang umakyat sa matarik na hagdan. Pagdating niya sa tapat ng kwarto ng binata, ay tatlong beses siyang kumatok. Pasok! Sabi ng binata mula sa loob. Kaya binuksan niyang pinto at alanganing pumasok sa loob ng silid nito. Sir, pinapatawag niyo raw ako? Tanong niya kay Morgan na inabutan niyang inaayos ang buhok sa harap ng malaking salamin. Yeah, magbihis ka at may pupuntahan tayo. Sabi nito kaya biglang nagsalubong ang mga kilay niya. Ibubuka pa lang sana niya ang kanyang bibig para magtanong. Pero naunahan na siya nitong magsalita. Huwag ka na magtanong. Just do what I said. Pinagpaalam na kita kay Mommy. Kaya wala kang dapat alalahanin. Sige na, kilos. Utos nito sa kanya kaya wala na siyang nagawa. Kung hindi ang sundin nito. Halos mapanganga si Daphne nang itambak ni Morgan sa kanyang harapan ang mga pinamili nito na hindi bababa sa 20 paper bag. Dalhin mo ang lahat ng to sa kotse pagkatapos bumalik ka rito. Utos nito sa kanya na ikinamaang niya. Sir, as in lahat ng yan? Hindi makapaniwala ang tanong niya rito, sabay sulyap sa mga paper bags. Malinaw naman ang sinabi ko, hindi ba? Masungit na tanong niya rito kaya lihim na lamang siyang napairap. Kaya lang pala siya isinama nito para gawing dakilang utusan na kung tutuusin, hindi nasakop ng kanyang trabaho. Leche talaga! Bulong niya saka isa-isang dinampot ang mga paper bags. Mabuti na lang at hindi malalaki, kaya madali para sa kanyang bitbitin ang lahat ng yun. Bilisan mo ah! Ani Morgan sa kanya nang nasa may escalator na siya. Pero sa halip na lingunin ng binata, ay itinuon na lamang niya ang kanyang atensyon sa mga dala. Nagtataka siya kung anong laman ng mga paper bags na yon, dahil kay gaan lang bitbitin. Kung tutuusin ay parang wala namang laman.
Matignan ko nga pagdating sa sasakyan. Anya dahil na curious talaga siya. Ma'am, tulungan ko na ho kayo dyan. Presinta ng isang lalaking staff na bigla na lamang siyang nilapitan. Patungo na sana siya sa exit nang bigla itong sumulpot sa kanyang harapan. Ay, naku, hindi na. Kaya ko na ito. Salamat na lang, Pogi. Anya rito na halos ikapamula ng tenga nito. Bakit siya namumula? Naiinitan ba siya? Bulong niya. Oh, sige, miss. Anito. Kaya nagpaalam na siya rito at dumiretso na palabas ng mall. Pagdating niya sa parking area, ay agad niyang binuksan ang backseat ng sasakyan at ipinasok ang kanyang mga bitbit. Matapos niyang ikamada ay bahagya niyang sinilip ang laman ng isang paper bag at nakita niyang isang mamahaling brand ng damit ang laman nun. Akala pa naman niya ay kung ano ng laman nun. Naiiling niyang isinirang pinto ng backseat at saka nagpa siyang bumalik sa kinaroroonan ng among binata. Baka kasi naiinip ng isang yun at bugahan pa siya ng apoy. Para pa namang babaeng may regla kung pagsungitan siya ni Morgan kahit na wala naman siyang ginagawang masama. Nang makarating sa loob ng gusali ay agad niyang inilibot ang paningin sa paligid upang hanapin ang binatang amo. Kaya lang ay hindi niya ito makita. Nasaan na bang isang yun? Saan ko na naman siya hahanapin dito? Dami-dami na mga tao. Napapakamot sa ulong saad niya. Pagkuhay nagpa siya siyang umakyat sa second floor para dito maghanap. Pero nalibot na niya ang buong floor ay hindi pa rin niya makita si Morgan. Ah, baka nasa third floor siya. Anya. Kaya nagmamadali siyang sumakay sa escalator patungo sa third floor. Pagdating niya roon ay kaagad niyang sinuri ang paligid. At nang hindi makita ang hinahanap ay naglakad-lakad siya tinignan ang bawat men's section kung saan puro mga mamahaling damit ang kanyang nakikita. Halos malula siya sa mga presyo ng bawat item. Kulang na kulang ang isang buwang sahod niya para lang mabili ang kanyang itay ng isang long sleeve na polo. Kalalakad niya ay napadpad naman siya sa ladies section kung saan nakahilera ang mga nagagandahang bestida na may magagandang tabas. Pero kagaya ng mga nakita niyang long sleeve polo, nakakalula rin ang presyo at hindi kaya ng bulsa niya. May natipuhan pa naman siyang bestida na bagay na bagay sa kanyang ina. Kaya lang ay hindi sapat ang pera niya para bilhin yon. Pag-iipunan kita, bulong niya at saka malungkot na nilisan ng ladies section. Where have you been? Tanong ni Morgan sa kanya nang makasalubong niya ito, hindi kalayuan sa ladies section. Sa parking area ho, hindi ba inutusan niyo kung ihatid ang mga pinamili niyo sa kotse? Tapos bigla naman kayong nawala sa pinag-iwanan ko sa inyo, kaya kailangan ko pa kayong hanapin kung saan saan. Anya na, ikinabuntong hininga nito. Antagal mo kasi. Anyway, take this. Pumasok ka dun sa loob ng fitting room at isukat mo yan. Sabi nito sabay abot sa kanya ng isang bestida na hanggang tuhod ang haba at may print na mga bulaklak. Sir, just do it. Go! Putol nito sa sasabihin niya at itinulak pa siya patungo sa kinaroroonan ng fitting room. Binuksan nito yun at pinapasok siya sa loob. Huwag kang lalabas ng hindi suot yan, ha? Sabi nito sabay saran ng pinto na ikinanganga niya. Makapag-utos, wagas? Inis na sabi niya saka sinipat ang bestidang ibinigay sa kanya ni Morgan. Bumuntong hininga siya at saka nag-umpisang hubarin ang kanyang suot na damit at isinuot ang bestida na animoy isinukat sa kanya. Medyo hapit ang itaas at kita ang cleavage niya pero hindi naman kagaya ng sa iba nakita talaga ang puno ng boobs na parabang sinasadya naman. Tapos ka na ba? Tanong ni Morgan mula sa labas ng fitting room na animoy naiinip na sa paghihintay na makita siya. Saglit lang sir, inaayos ko pa eh. Inis na wika niya sabay hapit sa bestida pababa bago nagpa siyang lumabas ng fitting room. Perfect, bagay na bagay sa'yo. Puri nito sa kanya na bahagyang ikinainit ng kanyang magkabilang pisngi. Naiilang rin siya dahil parang hindi naman bagay sa kanya magsuot ng ganon lalo na't isa lamang siyang kasambahay. Sir, pwede ko na bang hubarin? Pinagtitinginan na kasi ako ng mga tao eh. Nahihiyang sabi niya na ikinalingon nito sa paligid at pagkuhay bumalik ang tingin sa kanya. Mabuti pa nga, o sige na magpalit ka na. Utos nito sa kanya kaya bumalik na siya sa loob ng fitting room at mabilis na nagbihis. Pagkatapos niyang magpalit ay inayos na niya ang bestida at saka lumabas ng fitting room. Let's go, bayaran na natin yan sa counter. Anito na nauna ng maglakad palayo. Mabilis naman siyang sumunod rito sa takot na maiwan.
Aliw na pinanonood ni Morgan ang ginagawa ni Daphne na paglilinis ng pool habang nakaupo naman siya sa isang lounge. Ewan ba niya kung bakit gustong-gusto niya itong nakikita at napagmamasdan lalo ng mukha nito. Inaamin naman niyang unang beses pa lamang niya itong makita ay napahanga na siya sa kakaiba nitong ganda. Gandang hindi niya pa nakita sa iba. Stupid Cupid, bulong niya. Sa dami ng mga babaeng nakakasalamuha niya, ni hindi man lang siya nagkaroon ng interes, pero tinamaan siya sa isang kasambahay. Unfair, pero hindi niya pinagsisisihan, konti lang. Naiiling na lang siyang sumimsim ng juice para kahit papaano ay mabaling sa ibang bagay ang kanyang atensyon. Bigla siyang napatayo nang makita niyang nahulog sa tubig si Daphne. Napamura siya sa kawalan. Mabilis niyang inilupag ang hawak na baso at tumakbo kung saan nahulog si Daphne. Nagdive siya sa tubig at agad na sinagip ang dalagang hindi pala marunong lumangoy. Mabuti na lang at naroroon siya. Kung hindi baka nalunod na ito nang wala sa oras. Hey, relax! Anya rito matapos itong iangat ng bahagya sa tubig upang makahinga ng maayos. Mabuti na lang at hindi ganun kalalim ang tubig, kaya hindi siya nahirapang kargahin ito. Dinala niya ito sa pinakamababang parte ng pool at puno ng pag-aalalang hinagod ang likod nito dahil sa walang humpay na pag-ubo. Are you okay? Puno ng pag-aalalang tanong niya rito habang patuloy lang sa kanyang ginagawa. Okay na ako, sir. Sabi nito sa pagitan ng pag-ubo, pero hindi siya naniniwala rito. You look not okay. Ano bang nangyari at nahulog ka sa tubig? Hindi ka pala marunong lumangoy tapos dito ka nagtatrabaho. Paano kung wala ako rito? Paano kung nalunod ka na? Dapat talaga hindi ka dito sa labas naka-assign. Simula ngayon sa loob ka na lang ng mansyon maglilinis o di kaya sa garden. Madali ako mabubuyo doon ito, hindi pa man kita asawa. Bulong niya. Maya-maya ay bigla siyang natigilan nang ma-realize kung anong kanyang sinabi. Sir, okay ka lang? Bakit ka nakangiti? Natutuwa ka pa ba na muntik na akong malunod? Tanong ni Daphne na sobrang sama ng tingin sa kanya nang balingan niya ito ng tingin. Of course not. Bakit naman ako matutuwa? Oo, magaspang akong makitungo sa'yo. Pero hindi ko naman iniisip na sana may masamang mangyari sa'yo. Not ever. Teka nga, ayos na ba ang pakiramdam mo? Gusto mong dalhin kita sa ospital para matignan ka ng mga doktor? Tanong niya rito pero mabilis na iling lang isinagot nito sa kanya. Ayos na ho ako, sir. Salamat sa pagsagip. At pasensya na ho kung pinag-isipan kita ng masama. Hingi nito ng paumanhin at saka umayos ng tayo. Hindi naman niya napigilang hindi mapatitig sa mukha nito. Lalo na sa labi nitong medyo namumutla. Siguro ay dahil sa takot. Walang anuman. Anya at tipid itong nginitian. Saka nagbaling ng tingin sa ibang direksyon. Ang mabuti pa umahon ka na para makapagbihis. Baka sipunin ka na niyan. Sabi niya, kaya tinalikuran na siya nito. At akmang iiwanan na sana pero pinigilan niya ito sa isang kamay. Nagtataka naman itong humarap sa kanya. At nagtatanong sana pero mabilis niya itong ninakawan ng halik. Kung anong dahilan? Hindi niya rin alam. Basta, gusto lang niyang tikman ang labi nito. Sir, bakit mo ginawa yun? Tanong nito nang pakawalan niya ang labi nito. Hindi naman galit ang tono nito, pero para pang ang nahihiya. Nothing. Bayad mo na yun sa pagliligtas ko sa'yo. Anya, pero ang totoo ay dahil natutokso lang talaga siya sa labi nito. Ang tagal na niyang natatakam na tikman ang labi nito, kaya't palalagbasin pa ba niya ang pagkakataong yun? Grabe ka naman, sir. May bayad na palang pagliligtas ng buhay ngayon. Pero salamat pa rin kahit na ninakaw mo ang first kiss ko. Sige po, mauna na ako sa inyo. Nilalamig na kasi ako eh. Paalam nito bago siya tuluyang iniwan. Nang tuluyang mapag-isa, ay napangiti na lamang siya sa kawalan. Mukhang may bago siyang kaadikan at yun ay walang iba kung hindi ang labi ni Daphne. Mukha rin namang nagustuhan nito ang paghalik niya rito. Isa pa, natutuwa siya sa kaalamang siya ang first kiss nito. Magiging akin ka rin, Daphne. Bulong niya bago nagpa siyang umahon na upang makapagbihis. Medyo nakakaramdam na rin siya ng lamig dahil medyo kumilimlim ang panahon at parang may nagbabadyang malakas na ulan. Pagdating niya sa kanyang silid ay mabilis siyang nag-shower at nagbihis. Kasalukuyan niyang inaayos ang kanyang suot na t-shirt nang biglang bumuhos ang malakas na ulan kagaya ng kanyang inaasahan. Sir, andyan po ba kayo? Boses ni Daphne mula sa labas ng kanyang silid
ang nagpalingon sa kanya mula sa pagdanaw sa labas ng bintana. Pasok, Anya. Saka naupo sa sofang nasa may paanan ng kanyang kama. Dinalhan ko po kayo ng mainit na kape. Sabi nito nang pumasok ito sa kanyang silid, bitbit ang isang tasa ng umuusok na kape. Lumapit ito sa kinaroroonan niya at inilapag ang tasa sa kanyang harapan bago tumanaw sa labas ng bintana. Sobrang lakas ng ulan, komento nito. Hindi naman niya mapigilang titigan nito ng husto. Kaya lang ay biglang kumulog ng malakas kasabay ang pagdili ni Daphne. Mukhang nagulat ito sa malakas na kulog kaya hinila niya ito paupo sa tabi niya at ikinulong sa kanyang mga bisig. Hey, don't be scared. I'm here. Bulong niya rito nang isinubsob nito sa kanyang dibdib ang mukha habang nakatakip ang mga kamay sa tenga. Nag-angat naman ito ng tingin sa kanya kaya napatitig siya sa mukha nito. Muli na namang nabuhay ang kagustuhan niyang ang kininang labi nito. Kaya lang ay nag-aalangan na siya dahil baka isipin itong binabastos niya ito. At para madistract ay kinurot na lamang niya ang magkabilang pisngi nito bago inabot ang tasa at tinikman ang kapeng tinimpla nito para sa kanya. Pagod at nanlalata nang pumasok si Daphne sa kanyang silid. Kaya lang ay bigla siyang natigilan nang makita ang isang pumpon ng kulay puting rosas. Kanino naman to galing? Puno ng pagtataka niyang tanong sabay libot ng paningin sa paligid. Wala naman kasi siyang natatandaan na may naglakas ng loob na manligaw sa kanya. Kaya talagang nagtataka siya. Did you like the flowers? Bigla siyang napalingon ang marinig ang boses ni Morgan mula sa kanyang likuran. Ni hindi man lang niya naramdaman ang pagpasok nito sa kanyang silid. Ganon din ang paglapit sa kanya. Sir? Anong ginagawa? Ang ibig kong sabihin, paano kayo nakapasok? Anong ginagawa niyo rito? At kanino nang galing ang bulaklak na ito? Sunod-sunod niyang tanong sa binata na may ngiti sa labi habang titig na titig sa kanya. Hindi ba halata na sa akin ang galing yan? Saka hindi mo naman sinagot ang tanong ko kung nagustuhan mo ba ang bulaklak na bigay ko sa iyo. Nahirapan pa naman akong ipuslitan dito sa loob ng kwarto mo. Anito na ani mo'y nagtatampo. Bakit niyo naman ho ako binibigyan ng bulaklak? Tanong niya ulit dito. Matapos kasi siyang halikan nito ng araw na nahulog siya sa pool, ay kung ano-anong klaseng pagpaparamdam na ang ginagawa nito sa kanya. Madalas rin siya nitong nakawan ng halik kapag sila lang dalawa. Ang masama pa, hindi man lang siya nakakaramdam ng galit o kahit na ano. Maliban lang sa inaamin niya sa sariling nagugustuhan niya ang ginagawa nito. Because I want to court you. It's funny, right? Yung kinaiinisan mong lalaki, nanliligaw sa'yo. Wala eh. Tinamaan ng pana ni Cupid ang puso ko. Ayan, na-inlove tuloy ako sa'yo. Pero hindi ko pinagsisisihan. Ang totoo, gustong-gusto ko ang anumang nararamdaman ko para sa'yo. Lalo na noong unang beses pa lamang kitang nakita. I hope pumayag kang mandigaw ako sa'yo. Sabi nito na ikinangangan niya ng husto. Kundi pa nito itinikom ang bibig niya, ay baka pinasukan na ng kung anong insekto. Hey, speak up! Ang dami-dami ko nang sinabi pero nakatulala ka lang dyan. Ang unfair, ha? Huh? Sabi nito na baka sa boses ang inis. Ibang klaseng manligaw. Matapos siyang biglain ay ito pang may ganang mainis matapos niyang matulala. Ano po ba kasing gusto mong marinig mula sa akin, sir? Matapos mo akong biglain sa mga pinahayag mo, maiinis ka dahil hindi ako nagsasalita. Pero teka nga, sir. Sigurado ka ba sa gusto mong gawin? Sigurado ka bang manliligaw ka sa akin? Papaano kung malaman ng mga magulang mo? Baka mawala naman ako ng trabaho nito eh. Paano ng pag-iipon ko? Paano ng pangarap kong makapagtapos ng pag-aaral? Tanong niya rito pero nginitian lang siya nito. Kinuha nito ang hawak-hawak niyang bulaklak at inilapag sa kama bago hinawakan ang kanyang magkabilang kamay. Well, pwede naman nating iskreto kung ayaw mong malaman nila. And I want to hear na pumapayag kang magpaligaw sa akin. Not with anyone else. Hmm? Seloso ang peg, sir, ha? Pero possessive ka lang talaga, no? Pero sige, ikaw ang bahala. Kaya nga lang ay hindi ako mangangako na sasagutin kita soon, ha? O siya, alis na. Maliligo pa ako, eh. Gusto ko na rin magpahinga. Labas na doon. Utos niya rito na ikinakunot nito ng noo. Inuutusan mo ba ako? Di ba ako ang ama mo rito? Bakit baliktad yata? Anito kaya pinaningkitan niya ito ng mga mata. Lalabas ka ba o babasterin kita ora mismo? You choose, sir. Sabi niya na may halong pananakot,
Pero syempre, joke lang, nababasa rin niya ito. Heto na nga, lalabas na boss. Pasalamat ka, gusto kita. Anito pero hindi naman umaalis sa kanyang harapan. O ano pang hinihintay mo, sir? Sige na, baka may makahuli pa sa atin dito. I'm sure mawawalan talaga ako ng trabaho. Kawawa naman ang nanay at tatay ko. Anya pero pinitik lang siya nito sa noo, kaya napangiwi siya. Hihimas-himas niya ang kanyang noong nasaktan, sabay irap dito. Grabe kang makapag-uto sa akin, saka wala naman sila mami at daddy eh. Nasa abroad at 2 linggo sila ron, kaya wala kang dapat na ikatakot. At saka ako nang bahala sa mga tao dito sa mansyon. Ang mabuti pa maligo ka na ron, tapos sumunod ka sa akin sa pool area. Sabi nito bago siya tinalikuran. Ano naman ang gagawin natin sa pool area, sir? Diba pinagbawalan mo na nga akong pumunta roon? Tanong niya rito. Bahagya itong lumingon sa kanya, kaya kitang-kita niya ang ngiti sa labi nito. May meteor shower tonight, at gusto kong panoorin yun kasama ka. Gusto ko maging memorable ang first night natin bilang manliligaw at nililigawan. Wear something comfy. Malamig sa labas, baka sipunin ka pa. I'll wait for you there. Mauna na ako. Paalam nito sa kanya bago lumabas sa kanyang silid. Hindi naman siya makapaniwala sa mga nangyayari, pero hindi rin niya napigilan ang pagsilay ng ngiti sa kanyang mga labi. Sino mag-aakala na tatamaan si Morgan sa kanya? Ibig sabihin, kaya siya kinukulit at sinusungitan nito ay dahil nagpapapansin lang ito sa kanya. Bakit nga ba hindi ko naisip agad yun? Bulong niya sabay kamot sa ulo. Pero okay lang sa kanya yon. At least ngayon ay alam na niyang in love sa kanya ang among binata. Makaligo na nga. Saad niya sabay pasok sa banyo. Excited na kasi siya sa meteor shower. Pero mas excited siyang makasama si Morgan. Hindi nga lang halata. Hindi mapigilang makaramdam ng inis ni Daphne habang panakanakang sinusulapan si Morgan na kausap ang isa sa mga kaibigan nitong babae. Paano ba namang hindi siya maiinis? Kulang na lang kasi ay lingkisan nito ang binata. At ang isa pa niyang ikinaiinis ay hindi man lang magawang umiwas ni Morgan at tila ba nag-e-enjoy pa na ipinagduludulan sa katawan nito ang halos subad ng katawan ng kaibigan nitong bruha. Kakabwisit? Daig pang linta kung makakapit? Inis niyang bulong habang isa-isang inilalagay sa tray ang mga basong nagkalat sa isang mesa. Nang matapos ay muli niyang sinulipan ng binata na nakatingin din pala sa gawin niya. Ngumiti ito sa kanya pero inirapan lang niya ito. Sabay talikod, bit-bit ang tray ng mga ginamit na baso. Pumasok siya sa loob ng mansyon at dumiretso sa kusina upang hugasan ang maruruming baso. Habang naguhugas ay panay ang dabog niya. Muntik pa niyang mabitawan ng isang baso. Mabuti na lang at kanyang nasalo. Kanina ko pang napapansin na parang bad mood ka. May nangyari ba? Pinagmamalditahan ka ba ng mga kaibigan ni Sir Morgan? Tanong ni Nida na kasalukuyang abala sa niluluto nito. Sinulyapan niya ito at marahang umiling. Pagod lang po ate Nida. Masama rin ang pakiramdam ko eh. Anya, kahit nang totoo ay maayos naman ang pakiramdam niya. Gusto lang niyang pumunta sa kanyang silid at magkulong doon para hindi kung ano-ano ang kanyang nakikita. O siya, iwanan mo na yan at ako nang magtutuloy. Pumunta ka na sa silid mo at magpahinga. Kanina ka pang ang pabalik-balik eh. Saka medyo namumutla ka pa. Uminom ka na rin ng gamot. Sige na. Sabi nito kaya inihinto niyang ginagawa at nagpunas ng kamay. Salamat po ate Nida. Babawi ako sa iyo mamaya kapag maayos ng pakiramdam ko. Sabi niya na nginitian lang nito. Magpahinga ka ng mabuti eh. Pahabol nito habang palabas siya ng kusina. Pero hindi na niya pinansin ang sinabi nito at dire-diretso lang siyang naglakad patungo sa kanyang silid. Pagpasok niya sa kanyang silid ay agad siyang lumapit sa kama at pabagsak na nahiga. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Pero pilit namang lumilitaw sa kanyang isipan ang tagpo nila Morgan at ng kaibigan nito kanina. Ang landi talaga? Hindi pa man kami pero gumagawa na agad ng ikakasira ng tiwala ko. Anya habang mahigpit na nakakuyom ang mga kamay. Nanggigigil talaga siya kay Morgan. Nagdadalawang isip na tuloy siya kung sasagutin niya ito o hindi. Para kasing hindi naman ito seryoso sa kanya. Parang ginagawa lang siya nitong pampalipas oras. Makatulog na nga lang. Para hindi yung kung ano-anong iniisip ko. Bulong niya bago umayos ng higa. Hindi rin naman nagtagal ay nakaramdam siya ng antok. Hanggang sa tuluyan na siyang makatulog.
Nagising siya sa pakiramdam na tila may nakatitig sa kanya. Kaya marahan siyang nagmulat ng mga mata. Finally, gising ka na rin. Kanina pa kitang hinihintay magising eh. Ani Morgan habang nakangiti sa kanya ng matamis. Pero kung anong ikinatamis ng ngiti nito ay siya namang kabaliktaran niya. Busangot at kulang na lang ay bugahan niya ito ng apoy. Lalo na nang maalala niya na hinahayaan itong dikitan ito ng ibang babae na halos wala nang saplot sa katawan dahil sa suot na swimsuit. Anong ginagawa mo rito? Di ba dapat nandun ka sa labas at nakikipag-party sa mga kaibigan mo? Lalo na dun sa babaeng kulang na lang ay halayan ka na sa harap ng ibang tao. Daig pang linta. Anya na ikinakunot nito ng noo na nauwi rin sa kakaibang ngiti. Huwag mo nang pansinin si Tasha. Ganun lang talaga yon. Hindi lang sa akin kung hindi sa iba pa naming mga kaibigang lalaki. Anito. Eh kawawa naman pala ang mga girlfriend ng mga kaibigan mo kung ganun. Siguradong nagiinit ang bumbunan ng mga yon dahil sa kaibigan yung si Tasha. Mabuti na lang at hindi kita boyfriend. Kasi kung boyfriend kita, baka nilunod ko na sa pulang babaeng linta na yun. Ayoko pa naman sa lahat yung mga ganong klase ng kaibigan ng boyfriend ko. Alam mo yung pakiramdam na sumusulak ang dugo mo dahil sa inis? Yun ang posible kong maramdaman kung sakaling magnobyo na tayo. Tapos kung sino-sino pa mga babaeng hinahayaan mong lumapit sa'yo, na kulang na lang magpalit na kayo ng pagbumuka. Baka hindi lang yung babaeng dinurin ko, pati na rin yung lalaking linta. Anya, dahilan para mapalunok ito ng sunod-sunod habang matamang nakatitig sa kanya. Maya-maya'y ngumiti ito at inabot ang kanyang kamay. Dinala nito yun sa labi nito at masuyong hinalikan. Sounds scary. Ang liit mong tao pero ang tapang mo. Anito, naani mo'y nangiinsulto. Kaya agad niyang binawi ang kamay dito at inirapan ito ng wagas. Nangiinsulto ka pa ha? Baka gusto mong makakita ng shooting star ng ganitong oras. O baka naman mas gusto mong tuluyin na lang kitang basterin. Tanong niya rito na ikinabahala nito. Mabilis itong naupo sa tabi niya. At niyakap siya ng mahigpit for the first time. Kaya bigla siyang natigilan. Niyayakap din naman siya nito kapag sila lang dalawa. Pero panakaw naman itong ginagawa. Yung yakap nito sa kanya ay puno ng pag-iingat at pagsuyo. Kabaliktaran sa ginagawa nito dati. Wala namang ganyanan. Mahal kaya kita. At kahit anong gusto mo gagawin ko, basta wag mo lang akong base din. Ani mo'y batang wika nito, kaya hindi niya mapigilang kurutin ito sa tagiliran. Umayos ka kasi. Ayoko makita kang nakikipagyakapan sa ibang babae. Gusto ko, ako lang niyayakap mo. Ayoko rin na sweet ka sa iba. Dapat sa akin lang. Gets mo ba? Tanong niya rito na mabilis nitong tinanguan. Gets na gets po, mahal kong prinsesa. So, tayo na ba? Tanong nito nang humiwalay ito sa pagkakayakap sa kanya. Hindi pa, galingan mo kasing paniligaw mo at bigla siyang natahimik nang bigla na lamang siyang halikan nito. Pero sa halip na magalit sa kapangahasan nito, ay gumanti na lamang siya ng halik dito, sabay kagat sa labi nito. Oh, ang sakit nun ah! Sabi nito nang pakawala ng labi niya. Eh basta ka nilang kasing nangahalik eh, kaya dapat lang yun sa'yo. Anya habang pigil na pigil ang ngiti sa labi. It's okay, kahit palagi mo pang kagatin ang labi ko. Pero ang kapalit nun ay maging girlfriend na kita simula sa araw na ito. Pakis nga ulit, sabi nito. Akmang iiwas sana siya pero nahawakan nito ang kanyang magkabilang pisngi at mabilis siyang dinampian ng sunod-sunod na halik sa labi. Madaya! Tanging nasabi na lamang niya pero nginitian lamang siya nito at tinabihan sa higaan. I love you, my princess. Bulong nito sa kanya, kaya hindi niya mapigilang kiligin at mapangiti. Mukhang wala na rin naman siyang pagpipilian dahil sinabi na nitong sila na. Siguro ay oras na rin para ipahayag niya rito ang kanyang totoong nararamdaman kahit na mabilis lang ang panliligaw nito sa kanya. I love you too, my prince. Kahit na masyado kang nag-aapuran na maging tayo, iilang linggo ka palang nanliligaw pero tayo na kaagad. Hay nako. Anya pero tinawanan lang siya nito. Pupwede naman kasi kitang ligawan araw-araw kahit mag-una tayo. And I will prove to you na hindi sa bilis o tagal ng panliligaw nagtatagal ang relasyon. Kung hindi sa tiwala, respeto at pagmamahal. Saan nito?
kaya hindi na lamang siya nagkomento. Mukha naman kasing tama ang sinabi nito. At iyon ang gagawin niya para hindi masira ang kung anumang meron sila. Patulog na sana si Daphne nang maramdaman niya ang pagbukas ng pinto ng kanyang silid, kasunod ang pagsara at pagtunog ng lock. At dahil medyo kinabahan, minabuti niyang buksan ang lampshade na nasa gilid ng kanyang kama. Babe, anong ginagawa mo rito? Tanong niya kay Morgan nang makita ito. Mabilis naman itong lumapit sa kanya. Pagkuway, sumampay ito sa kama at tumabi ng higa sa kanya. I can't sleep in my room, babe. Pwede bang dito na lang ako matulog sa tabi mo? Promise, aagahan ko na lang ang pagising para walang makakita sa akin paglabas ko rito. Anito, sabay yakap sa kanya. Nang hindi makontento ay isiniksik pa nito ang mukha sa kanyang may leeg. Dahilan para makaramdam siya ng kiliti dahil sa pagtama ng mainit nitong hininga. May magagawa pa ba ako? Nakahiga ka na eh. Basta behave ka lang ah. Alam mo naman ang ibig kong sabihin, di ba? Anya na, mabilis naman itong tinanguan. I know, babe. Pero wala naman akong balak na gumawa ng ikagagalit mo. Mahilig lang akong manghalik pero hindi ako lalagpas sa boundaries. Sabi nito kaya napangiti siya ng hindi sa oras. Dahil sa sinabi ng nobyo. Kaya mahal na mahal niya ito eh. Bukod sa napaka-sweet, ay palaging ipinaparamdam din ito kung gaano siyang kamahal nito. Malaki ang respeto at napaka-conservative pagdating sa kanya. Kaya hindi rin siya nagsisisi na hinayaan niya itong makapasok sa buhay niya. Oh, magkumot ka na para makatulog na tayo. Anya rito bago yumakap sa bewang nito. Isiniksik niya ang mukha sa dibdib nito at saka pumikit. Kaya lang, tinawa na naman siya ng gwapo niyang kayakap. Kaya muli siyang nagmulat ng mga mata. Pabor din naman pala sa iyong pagtulog ko rito eh. Imagine may boyfriend ka na, may instant heater ka pa. Natatawang saad nito. Sabay pisil sa kanyang pisngin na animoy, isa siyang cute na pet at kagigil-gigil para dito. Malamig kasi, saka pabor naman sa iyo eh. Pero kung ayaw mo kung yakapin kita, edi bumalik ka na dun sa kwarto mo. Dun ka na lang matulog. Huwag ka na rin kikis-kis sa akin ha. Anya na kunwari nagtatampo. Ikaw naman, nagtatampo agad. Oh, hug na. Kung gusto mo, dito ka pa matulog sa top ko. Sabi nito sa naglalambing na tono, kaya napabuga siya ng hangin. Hindi, wag na. Matulog ka na lang at matutulog na rin ako dahil marami pa akong trabaho bukas. Wika niya saka tumalikod ng higa rito. Inayos niya ang kumot at saka nagtalukbong. Kaya lang, may kakulitan si Morgan. Dahil inalis nito ang kumot sa kanya at mabilis na yumakap sa bewang niya. Huwag ka nang mainis, babe. Lumalabas na naman ang pagiging dragona mo eh. I love you and good night, mahal ko. Bulong nito sa kanya saka siya hinalikan sa pisngi. Para namang papel na nilipad ng hangin ng inis niya at bigla na lang siyang napangiti ng humarap dito. Oh, ano yung ngiti sa labi mong yan? Pinagtitripan mo ko, no? Paniniguro nito na bahagya lang niyang tinanguan. I love you too, babe. Ikaw kasi. Matulog na nga lang tayo. Anong oras na, oh? Sabi niya saka muling sumiksik sa katawan nito. Mas komportable kasi ang pakiramdam niya kapag nasa bisig nito. I'm sorry na, babe. Oh, kiss mo na ako tapos matulog na tayo. Dito, oh, sa lips, kiss. Ungot nito na pinatulis pa ang labi para halikan niya. Ang galing ha, napakagaling talaga ng mahal ko. Pero sige na nga, pagbibigyan kita. Basta, sleep na pagkatapos, okay? Anya, saka bahagyang bumangon at pinataka nito ng halik sa labi. Akala niya'y okay ng dampi lang. Pero nang ilalayo na niya ang kanyang labi sa labi nito, ay bigla naman siyang hinapit nito palapit. Animoy, sabik na inangkin ang labi niya. Hindi pa ito nakontento dahil niyaka pa nito mga braso sa bewang niya. Babe, baka nakakalimot ka na ha? Anya, nang bahagya nitong pakawala ng labi niya. I'm not, babe. Masyado lang ako naaakit sa labi mo. Pero alam ko kung hanggang saan lang pwede kong gawin sa'yo. Alika, mahiga ka na rito. Mukhang kailangan mo na rin magpahinga. Bukas day tayo ha. Ako nang bahalang magpaalam kila mami para sa'yo. Basta, huwag mong dadamdamin kung pagsusungitan kita sa harapan nila. Ikaw kasi, ayaw mo pang ipaalam sa kanila ang tunay nating relasyon.
Anito, nabakas ang disappointment, kaya mabilis niya itong niyakap. Ayaw niyang magkaroon ito ng tambo sa kanya ng dahil lang sa ayaw niyang isapubliko ang kanilang relasyon. Nag-iingat lang naman kasi siya. Ayaw niyang pakialaman sila ng ibang tao at mahusgahan ang pagkatao niya. Ayaw niyang magmukhang gold digger. Kaya kahit ayaw man niyang itago ang relasyon nilang dalawa, ay ginawa niya na lang para protektahan sa mga taong mapanghusga. Darating din ang tamang oras para ipaalam sa kanilang tungkol sa relasyon natin. Sulitin na lang muna natin ang ating privacy bilang magkasintahan. Sana maintindihan mo ko, babe. Ayokong mawalan ng trabaho eh. Alam mo naman may pinaglalaanan ako ng sweldo ko, diba? Anya rito. Yeah, need mong makaipon para sa darating na pasukan. At naiintindihan ko naman yun. Kaya mas lalo nga kitang minamahal eh. Handa kang gawin ng lahat para lang matupad ang pangarap mo. Kung bakit kasi, hindi mo nilang ako hayaang suportahan ng pag-aaral mo. Pero nire-respeto kong kagustuhan mo. Basta lagi mong tatandaan na, andito lang ako sa tabi mo. O sige na, sleep na. Malalim ng gabi. May lakad pa tayo bukas. May date tayo. Anito sabay ayos ng kumot nila. Kaya umayos na siya ng higa at yumakap rito na ginantihan naman ito. Makalipas ang ilang sandali ay unti-unti na silang hinila ng antok patungo sa mundo ng mga panaginip. Nag-enjoy ka ba sa pamamasyal natin, babe? Tanong ni Morgan kay Daphne habang nagpapahinga sila sa lilim ng isang mayabong na puno sa park kung saan sila kasalukuyang naroroon. Kanatapos lang kasi nilang maglakad-lakad at enjoyin ang magandang tanawin sa parkeng kinaroroonan nila habang nagpapahangin. Oo naman, babe. Kasi ikaw ang kasama ko. Teka, pupunasan ko muna ang pawis mo. Anito saka inilabas ang panyo mula sa sling bag nito. Hindi naman niya mapigilan na mapangiti dahil sa pag-aasikaso ng nobya sa kanya. I'm very lucky to have you, babe. Hindi ka lang maganda. Sweet ka rin. Caring at masarap ikis ng paulit-ulit. Katulad nito. Sabi niya kasunod ang paghalik sa pisngi nito bago dumampi ang labi niya sa labi nito. Uy, maraming makakakita. Ikaw talaga. Saway nito sa kanya kaya sumulyap siya sa paligid kung saan naggalat ang mga taong katulad nila na nagpapalipas rin ng oras sa lugar na yon upang lumanghap ng sariwang hangin. Hayaan mo nga sila. Inggit lang ang mga yan. Lika, hagmuko. Utos niya rito pero marahan itong umiling sa bingiti. Ayaw, mainit baby. Saka maraming audience na nanonood sa atin. Tanggi nito kaya ang ginawa niya ay nahiga na lamang siya at umunan sa mga hita nito. Ayaw mo akong ihag? Then, dito na lang ako. Ang lambot-lambot ng unan ko. Anya na, ginalaw-galaw pa ang ulo. Wala naman siyang narinig na reklamo dito. Sa halip ay hinaplos-haplos pa nito ang kanyang ulo. Napakagaan ang paghaplos nito. Kaya hindi niya mapigilan na makaramdam ng antok dahil sa ginagawa ng nobya. Ang gwapo talaga ng mahal ko. I'm sure magaganda at mga gwapong magiging anak mo sa babaeng makakasama mo habang buhay. Saad nito dahilan para mangunot ang kanyang noo at magsalubong ang mga kilay. Siyempre naman, gwapo at magaganda ang magiging anak ko kasi maganda yung magiging mami nila. Yun ay walang iba kung hindi ikaw. I love you, babe. Anya rito. Inabot niya ang isang kamay nito at dinala sa kanyang labi. Saka masuyong kinintilan ng halik. I love you more, babe. Pero mas lalo kitang mamahalin kung bibili na tayo ng street foods. Nagugutom na ako eh. Bangon ka na riyan na samahan mo akong bumili doon sa may gate. Ungot nito kaya bumangon na siya upang samahan to. Babe, remind lang kita ha. Hindi maganda kung lagi kang kakain ng mga street foods. Baka kung anong sakit pang makuha mo sa pagkain ng ganun. Pero pagbibigyan kita ngayon, but with limit. Sabi niya na tinanguan lang ito, sabay ngiti. Hindi ba pwedeng may bonus? Naglalambing na tanong nito sa kanya. O sige, kiss muna. Sabi niya sabay nguso na ikinatawa naman ito. Puro kakalukuhan, babe. Pero sige, bibigyan kita ng kiss pagkatapos mong bilhin ang mga gusto kong kainin. Ano, let's go! Yaya nito sabay hila sa kanya, patungo sa may gate ng parke. Kung tutuusin ay may mga pagkain naman sila sa kotse na binili pa niya sa isang mamahaling restaurant.
Kaya lang, parang hindi naman gusto ng kanyang mahal na nobya ang ganong klaseng pagkain. Mas gusto nito ang simpleng pagkain. Kaya mukhang iuwi na lamang niya ang pagkain yun para ipakain sa kanilang mga kasambahay. Babe, piliin mo na ang gusto mo at babayaran ko na. Then after that, balik na tayo sa loob ng parke. Doon na lang tayo kumain. Sabi niya bago dumukot ng pera sa kanyang wallet. Babe, ako na magbabayad. Pigil nito sa kanya pero mabilis siyang umiling. I am the man here. So ako dapat ang gumagastos sa mga bagay o pagkain na gusto mo. Kaya ako magbabayad. And it's final, okay, babe? Just choose what you want. Anya sabay abot ng bayad sa vendor ng street foods. Thank you, babe. Anito na hinalikan siya sa pisngi. Kaya hindi niya mapigil ang mapangiti. Uy, wait! Bibili ako ng palamig. Sabi nito sa kamabilis na lumapit sa tendero ng palamig. Agad naman niya itong sinundan dahil animoy bata itong takam na takam sa palamig. Babe, be careful please. Sabi niya rito pero nginitian lang siya nito bago hinarap ang tendero at bumili ng dalawang baso ng palamig. Babe, tikman mo, ang sarap ng palamig. Sabi nito sabay araw sa kanya ng baso nito. Sumimsim naman siya ng inumin nito. Baka kasi mag-alboroto kung hindi niya ito pagbibigyan. Ang sarap nga, babe. Sabi niya. Saka muling sumimsim ng palamig sa baso nito. Sinubuan niya ito ng kikiam bago niya ito bahagyang niyakap. Ang sweet ng mahal ko ha, ikaw rin dapat. Anito, sabay halik sa labi niya bago nito hinarap ang pagkain. Naiiling naman siyang napatitig na lamang sa mukha nito. Kung ganito ito palagi, siguradong mas lalo siyang may in love dito. Alika na, bumalik na tayo sa loob. Mukhang mas masarap kumain kung nakaupo. Akin na yung mga hawak mo, ako na magdadala. Sabi niya sabay kuha sa mga hawak nitong nalagyan ng street foods bago ito giniya pabalik sa loob ng parke. Kagaya nga ng sinasabi ng mga nakararami, walang anumang sikreto ang hindi nabubunyag kahit pa anong tago ang gawin mo. At napatunayan yun ni Daphne. Dahil nalaman ng mami ni Morgan na may relasyon sila ng anak nito, ang hindi lang niya maintindihan ay kung papaano nitong nalaman, gayong wala naman silang pinagsasabihan ni Morgan. Kung ituring nga nilang isa't isa ay parang hindi nila kilala, kapag alam nilang maraming nakamata sa kanila. Layuan mo ang anak ko! Hindi ikaw ang babaeng nararapat para sa kanya! Galit na wika ng ginang sa kanya dahilan para mapayuko siya. Kasalukuyan silang nasa library at nag-uusap, pero alam niyang maraming tengang nakakarinig sa kanila sa kabila ng makapal na pinto. Pero mahal na mahal ko pong anak niyo. Hindi ko kayang gawin ang gusto niyo. Anya sa nanginginig na boses. Abot-abot na ang kaba niya. Kung kailan naman kasi niya kailangan si Morgan, ay saka naman ito wala. Mahal, huwag mo akong patawanin. Pera lang ang habol mo sa anak ko. Huwag na tayong maglokohan, Daphne. Anito sa nagtitimping boses. Kahit kailan ho, hindi ko naisip na manggamit ng ibang tao para lang sa pera. Nagsusumikap ho ako sa buhay at nagtatrabaho ko ng marangal para matupad ang pangarap ko. Hindi ko ginagamit ang anak niyo para hututan ng pera. Taas noong sabi niya. Hindi niya hahayaan na insultuhin siya at pagbintangan ng kung ano-ano lang nang may kinalaman sa pera. Kahit kailan na hindi niya naisip na hututan ng perang nobyo. Mahal niya si Morgan. Mayaman man o hikahos itong katulad niya. Marami na akong narinig na ganyan. And I know, you're one of those gold diggers. Sasabihing mahal mo ang anak ko sa ngayon kasi may nahihita ka pa. Pero kapag naghirap na si Morgan, ay iiwan mo na siya. Kaya ngayon palang layuan mo na siya. Dahil hindi ako papayag na maging miserable ang buhay ng anak ko nang dahil sa'yo. Sabi nito na mabilis niyang inilingan. Hindi. Hindi ho perang minahal ko sa anak niyo. Kung hindi ang pagiging totoo niya sa akin. Dahil tanggap niya ako, kahit na isa lamang akong isang dukha. Matatag na wika niya pero tinawanan lamang siya nito nang nakakainsulto. And you think mahal ka talaga ng anak ko? I know him so well. Ngayon mahal ka pa niya dahil bago pa lang ang relasyon niyo. Pero sooner or later, iiwanan ka rin niya. Dahil may magugustuhan siyang iba. Kaya hanggat maaga pa, iwan mo na siya. Magkano bang gusto mo?
para layuan mo lang ang anak ko. 1, 2, or 5 million? Name your price and I will give it to you. Ngayon din mismo. Anito na lumapit sa desk at binuksan ang isang drawer. May inilabas itong parihabang notebook. At kung hindi siya nagkakamali ay isa yung checkbook. Pinilas nito ang isang bahagi nun at may kung anong isinulat bago muling lumapit sa kanya at inibot ang hawak. Accept this at lumayas ka na sa pamamahay ko, sabi nito. Kaya kinuha niya ang cheque. Pinagmasdan niya yun at pagkuway. Walang alin lang ang pinunit sa harapan nito na ikinalaki ng mata ng ginang. Hindi ko kailangan ng pera niyo. Kahit pa 1 billion ang itapal niyo sa pagmumukha ko, hindi ko ipagpapalit si Morgan sa pera niyo. Hindi ko kayo binabastos. Kaya sana, huwag niyo ring bastusin ang pagkatao ko. Hindi ho lahat ng tao mabibili niyo ng salapi. Huwag niyo akong itulad sa mga taong mukhang pera na nakasalamuha niyo na. Pero sige ho, kung ang iwan si Morgan na magpapasaya sa inyo, then gagawin ko. Excuse me ho, mag-iimpake na ako ng mga gamit ko. Paalam niya rito bago tinalikuran at mabigat ang dibdib na lumabas ng library. Paglabas niya ay nakita niya ang kanyang mga katrabaho na mukhang nakikinig sa kanilang usapan ng ginang. Hindi niya pinansin ang mga ito. Diretso lang siyang lumabas sa salas at mabilis na tinungo ang kanyang silid. Inimpake niya ang kanyang mga damit pero iniwan niya mga regalo sa kanyang nobyo. Pagkatapos niyang iimpake ang kanyang gamit ay nagpalit lang siya ng maayos na panlakad bago binitbit ang kanyang bag palabas ng silid. Daphne, aalis ka na bang talaga? Totoo bang may relasyon kayo ni Sir Morgan? Tanong ni Nida sa kanya habang nakasunod palabas ng mansyon. Oo ate, pero mukhang hanggang dito na lang kami. Ayaw sa akin ng mami niya kasi akala niya pera lang ang habol ko kay Morgan. Pero hindi ko naman siya masisisi kung ganun ang tingin sa akin ni Ma'am Carol. Karamihan kasi sa mga tao ngayon, pera nilang ang basihan kung bakit minamahal ang isang tao. Pakisabi na lang kay Morgan na umalis na ako at lagi siyang mag-iingat. Pakisabi na rin na mahal ko siya at salamat sa lahat. Sige na mauna na ako. Baka abutan pa niya ako dito, mas lalong magagalit si Ma'am Carol sa akin. Malayo pa rin ang biyahe pa uwi sa probinsya. Baka wala na akong abutang bus. Mag-iingat kayo rito ah. Paalam niya kay Nida na malungkot na tumango sa kanya at mahigpit siyang niyakap. Sigurado ka bang hindi mo nahihintayin si Sir? Isusuko mo na lang ba talaga siya ng ganun kadali? Hindi mo ba siya ipaglalaban? Kasi kung mahal mo si Sir, hindi mo siya iiwan ng basta-basta. Hindi mo hahayaan na magkalayo kayo. Kung mahal niyo talagang isa't isa, dapat sabay niyong harapin ang kanyang ina. Ang problema hindi dapat tinatakbuhan kung hindi hinaharap ng buong tapang. Sabi nito kaya napabuga siya ng hangin at bahagyang tumango. Siguro nga ay nagpabigla-bigla siya ng desisyon na iwan ang nobyo at takasan ang problemang dapat ay magkasama nilang hinaharap. Bigla tuloy siyang nakaramdam ng konsensya. Pakiramdam niya ay nagkasala siya sa nobyo. Thank you ate. Thank you sa mga payo mo. Andiyan na rin pala siya. Hindi na ako makakaalis. Sabi niya nang makita ang sasakyan ng nobyo na pumasok sa malaking gate. Siguro ay nakita nitong bitbit niya. Kaya mabilis itong bumaba ng sasakyan at halos takbuhin na ang kinaroroonan niya. At mahigpit siyang niyakap nang tuluyan na itong makalapit sa kanya. Morgan! Malakas na tawag ng ina ni Morgan sa kanya. Kaya napalingon siya rito. Pinakawalan siya ng nobyo at itinago sa kanyang likuran habang ang ina naman ay humahangos na lumapit sa kanila. Nandito pa pala ang babaeng mukhang pera na yan? Galit na sabi nito habang nakaturo kay Daphne. Kaya't napalingon siya sa dalaga. Pagkuway ibinalik din niya ang tingin sa galit na galit niyang ina. Hindi ho ako mukhang pera. Kasi kung mukhang pera ako, edi sana hindi ko pinunit ang check-in pinagpipilitan niyo sa akin kanina. Para lang layuan at hiwalayan ko si Morgan. Kahit kailan ho hindi ko ipagpapalit sa pera si Morgan. Mahal na mahal ko ho siya. Pero bakit hindi niyo matanggap yun? Dahil ho ba isa lang akong mababang uri ng babae? Dahil ho ba isa lang akong dukha? Tanong ng nobya niya sa kanyang ina. Dahilan para magsalubong ang kanyang mga kilay nang marinig ang sinabi ni Daphne. Babe, anong sinabi mo? Naguguluhan niyang tanong sa kasintahan.
Don't listen to her, Morgan, sabi ng kanyang ina. Pero hindi niya ito pinansin sa halipay, hinarap niya ang nobya. Kanina, habang wala ka, sinubukan niya akong bayaran ng malaking halaga para lang iwanan ka. Nalaman kasi niyang may relasyon tayo. Pero baby, hindi ko tinanggap ang pera. Hindi kita kahit ipagpalit sa pera kasi mahal na mahal kita. At alam mo yun, minahal kita hindi dahil sa yaman mo, kung hindi dahil tanggap mo ako kung ano ko. Pero kung mas paniniwalaan mo ang iyong ina kesa sa akin, hindi ako magagalit o magtatanim ng sama ng loob sa'yo. Basta lagi mong tatandaan na mahal kita. Sabi nito habang titig na titig sa kanyang mukha. Sinungaling kang babae ka. Pera lang ang habol mo sa anak ko. Shut up, ma. Putol niya sa sasabihin ng kanyang ina. Bigla naman itong napatakip sa bibig nito. Siguro ay hindi makapaniwala na pagtataasan niya ito ng boses. Pinagtataasan mo na ako ng boses ngayon, Morgan? How dare you? Baka nakakalimutan mong anak lang kita. Sabi nito, kaya pagak siyang tumawa. Yun na nga, May. Pero sana iniisip niyo rin yan bago ka gumawa ng ikakagalit ko sa inyo. Kilala ko si Daphne. Hindi siya mukhang pera, kagaya ng sinasabi niyo. Nagsusumikap siya para makaipon at makabalik sa pag-aaral. Pero ano ba itong ginagawa niyo? Ngayon pinalalabas niyo yung isa siyang manggagamit sa harapan ko. Para ano? Dahil hindi kayo boto sa kanya para sa akin. Dahil galing siya sa mahirap na pamilya. Baka nakakalimutan niyo, ma. Bago kayo naging donya ng mansyong to, isa rin lang kayong taong walang wala. Bago niyo nakilala si daddy. Kaya bago niyo husgahan at maliitin ang girlfriend ko, matuto nga muna kayong magbalik-tanaw sa pinagmulan mo. At dahil sa ginawa niyo, naisip ko tuloy na sumama na lang kay Daphne kesa mamuhay ng marangya kasama niyo. Dahil hindi mo naman alam ang salitang pakikipagkapwa-tao at salitang respeto. Let's go, babe. Umalis na tayo rito. Anya sa nobya sabay hatak dito, patungo sa kanyang sasakyan. Babe, sigurado ka bang sasama ka sa akin? Paano? Babe, it's okay. I'm choosing you over my mom at sa marangyang buhay na meron ako. Mahal na mahal kita kaya ikaw ang pinipili ko. Don't worry, kaya naman kitang bigyan ng magandang buhay. I have my own business na. Hindi mo kailangang mangamba. Saka handa akong maghirap basta kasama kita. Diba? Ikaw ang prinsesa ko. Kung wala ka, wala rin silbi ang buhay ko. You're my everything, babe. Kaya huwag ka nang tumutol. Sasama ako sa iyo saan ka man magpunta. Sabi niya rito bago binuksan ang pinto ang sasakyan. Salamat, babe. Sabi nito bago sumakay sa passenger seat. Ninitian niya ito at nang masigurong nakasuot na ang seatbelt, ay isinara na niya ang pinto sa gawin nito. Saka siya umikot sa kabilang side at sumakay sa driver's seat. Nag-seatbelt siya at saka binuhay ang makina ng sasakyan. Pagkuway pinausad na niya ang kanyang kotse, paalis ng mansyon. Papanong mamit daddy mo, babe? Baka magalit ang daddy mo. Nag-aalalang tanong nito pero nginitian lang niya ito. No problem with my dad. Si mami lang talagang problema natin. But don't worry about her. Magiging maayos din yon, lalo na kapag umuwi na si dad. Sa kondo na lang muna tayo. Pagka isang araw na tayo umuwi sa probinsya nyo. Sabi niya na tinanguan naman ito. Ikaw ang bahala, babe. Kahit saan tayo magpunta, basta kasama kita, okay lang sa akin. I love you, my prince. Sambit nito kaya napangiti na lamang siya. Humilig ito sa balikat niya at yumakap sa kanan niyang braso. Babe, magpakasal na tayo. Maya-maya ay sabi niya pero wala siyang nakuhang sagot mula rito. Kaya inihinto niya ang sasakyan sa gilid ng kalsada at hinarap ang nobya. Ayaw mo ba? Tanong niya rito sabay sapu sa mukha nito. Nag-aalala siyang baka tanggihan nito ang alok niyang kasal. Gusto, syempre naman. Hindi lang agad nagsisink in sa utak kong sinabi mo eh. Oh, nasaan ang singsing? Isuot mo na sa daliri ko. Anito habang matamis na nakangiti sa kanya. Pero kita niya sa mga mata nito ang samot-saring emosyon. Natatawa naman niyang dinukot sa bulsa ang singsing na binili niya sa mall at sinuot niya yun sa daliri nito. Wow, ang ganda naman nito, babe. Mukhang mamahalin. Thank you so much for this. Naluluhang sabi nito bago yumakap ng mahigpit sa kanya na ginantihan naman niya. You're welcome, my princess. Kiss mo na ako para makapagpatuloy na tayo sa biyahe.
Sabi niya na agad naman itong ginawa. Hinalikan siya nito sa labi na puno ng pagmamahal at tinugon naman niya yun na puno rin ng pagmamahal para dito. Let's go! Gusto ko nang makita ang kondo mo. Gusto ko na rin sabihin kila nanay at tatay na engaged na ako sa'yo at magiging manugang ka na nila. Excited na sabi nito kaya nagpatuloy na siya sa pagmamaneho. Wala pa sana siyang balak mag-propose dito dahil ang balak niya ay itaon sa birthday nito. Bakit pa ba niya ipagpapabukas ang pwede naman niyang gawin sa kasalukuyan? Maiksi lamang ang buhay, kaya hindi niya dapat sinasayang ang bawat oras na lumilipas kasama ang taong mahal niya. At yun ay walang iba kung hindi si Daphne, ang kanyang soon-to-be wife. Wakas!